Jacqueline shared a post. Ayan. So, ito. Sana po. Shinare niya ang post ni Sir Fernan Etob RJ. Ayan natin. This is definitely a native dog. Philippine aso itong tinuturuan niya. Tingnan yung ganong katalino, no? Ang gwapo pati. Ang ganda talaga ng itsura ng Philippine aso natin. Ang ganda talaga, ano, na... Alam nyo, yung mga ilang bagay na nakasanayan lang kasi natin, hindi na natin ma-appreciate kasi natitaken for granted natin. Isa itong mga Philippine aso natin. Dahil lagi na natin nakikita natin sa kalsada, sa mga dog pound. Akala tuloy natin na hindi siya maganda. Parang ano, pangkaraniwan na lang, common. Pero ang totoo niyan, ang ganda nung aso natin, ang ganda nung native dog natin. Tingnan niyo, erect yung ears, ibig sabihin ng erect ears, very alert yan dahil ibig sabihin very natural yung dog. Pag bumaba kasi ang ears ng aso, that's a result of over domestication. Ito makikita niyo rin, no, yung katawan niya ay very agile, no, maliksi. Ganyan talaga yung mga native dogs natin. Patay po pupunta dito. Comelec, ginisa muna sa laki ng budget. Huwag tayo dito. Yun lang tayo sa mga aso. Thank you, Miss Jacqueline, sa pag-share nito. Nakakatuwa pag makakita tayo ng mga native dogs natin, mga Philippine aso natin. Pwede nang i-register, no, by the way, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede nang i-register yung mga Philippine asos natin sa ICGD. Paki-PM si Miss Bia De Jesus. Don't call dun sa ICGD. Dahil gagawa na tayo ng gene pool para doon sa ating breeding and selective breeding process. Pwede nyo nang i-register yung inyong mga native dogs or crossbreeds or mixed breeds sa ICGD. Click nyo lang yung link sa baba. Si Miss Lynn Apple. Hello, Miss Lynn Apple. Teka, sino nga pala ito si Miss Lynn Apple? Ayan, ang dami niyang aso. Puro mga shih tzu. Oh, cute, no? Hello, shout out Miss Lynn Apple. Pamilya Balbones. Team Pango. Ito, ang cute ng mga dogs niya. Lagi nagpo-post to si Miss Lynn Apple dito sa Super Doggers Group. Ayan, ang cute ng mga Shih Tzu. Okay, nag-post din si Sir Belgian Malinois. Good morning, may i-adopt po kasi ako. Tama po ba ako? Diba, Terbrain? Yan, kasi masyadong coated. For those who don't know, yung mga Belgian Malinois, ay nagsimula lang siya sa isang variety ng Belgian Shepherd. Ang Belgian Shepherd, apat na klase po yan. Belgian Malinois, Belgian Tervuren, Belgian Groenendael, Belgian Lacinois. Yung short-haired ay yung mga Belgian Malinois. Yung long-haired ay mga Belgian Tervuren. Natanong ni Sir Belgian Malinois kung ito ay Tervuren daw dahil masyado daw mabalahibo. Not necessarily, maaaring mix siya, maaaring cross siya, pero... hindi naman po ganitong ka-clay yung mga balahibo ng mga Belgian Tervuren. Okay, so sino ba nagkomento dito? Malinois pa din po sa aking tingin, sabi ni Sir or Miss June Pablo Lumitap. Sir Nico de la Cruz, ang in charge ng Manalo Canine sa dog and puppy sales. Ayan, so meron kami mga available na mga dogs and mga puppy sa Manalo Canine na napaka-pupogi at napakagaganda. Ayan, no? Kita niyo ba? So, marami dito mga dogs na isusupply sana namin sa Philippine Coast Guard, pero dahil medyo naantala yung aming pag-supply sa kanila because of the COVID, because of the suspensions, sabi ko, ibenta na natin yung, ano, yung iba. So, yun. Ang gaganda po ng mga dogs na ito, and they're very ideal, no? Kahit na malalaki na sila, pwede po namin kayong turuan kung paano gagawin ninyo para po i-handle nyo na maayos yung mga adult dogs or semi-adult dogs or juveniles or young adult dogs. Ito, meron kami mga super puppy classification. No, yung class A, yan po yung pwede sa mga patrol dog or protection dog and detection or tracking. Yung mga class B, pwede yung mga class B ng mga puppies sa... ano lang, single purpose lang, either detection lang or protection lang. Yung mga class C, hindi sila pwedeng pang trabaho, pwede lang sila for pet or for guard dog, pwede yan. So basically yun yung ano, yun yung mga pagkakaiba nila. So lahat ng mga dogs po namin ICGD registered, syempre.
So yan ah. Etong si Bruce na Belgian Malinois na binibenta ni Sir Nico, binibenta namin, binili kanina ni Sir Ken. Ayan yung picture niya. Nagpunta siya doon sa training center natin sa Makamot. Welcome kayo pumasyal doon kung gusto niyo tingnan yung mga dogs. Welcome na welcome po kayo doon. Mag-appointment lang po kayo kay Miss Mitzi or kay Sir Nico para po ma-accommodate kayo doon kasi hindi po pwedeng maraming tao pa. Alam niyo naman. So, ito yung picture nila kanina. Kinuha niya itong si Bruce na isang Belgian Malinois na gwapong-gwapo. Ayan, nagsuka yung aso, hindi sanay sa sasakyan. So, for those of you who are asking, no, nagsuka yung aso ko, anong gagawin ko? Iba-iba po kasi ang reason ng pagsusuka ng aso. It could be dahil nahihilo siya, pwedeng seasick, pwedeng car sick, kaya nasusuka. Parang tao din. Meron namang iba, sumusuka dahil merong foreign object o foreign body na parang naka-irritate doon sa tiyan nila. Minsan may sumuka ng SDN. Ang suggestion ko lang, basahin yung SDN palambutin para hindi matigas pagka squinalow. At yun, nakabuti yun doon sa dog niya, hindi na nagsusuka after nung pinalalambot muna niya. Kasi may mga aso na mahina yung tiyan, may naisip mura. May mga dogs naman na nagsusuka dahil kumain ng damo or dahon. So, minsan ginagawa talaga ng aso yun para i-induce yung pagsusuka. Gusto nila magsuka. Gusto nila may ilabas sila. Minsan may mga aso kasi na pinakain ng buto, may mga buto-buto dun sa loob, or meron silang nakain ng tansan or plastic. Gusto nilang ilabas yun, kumakain ng damo, tapos ayun, nagsusuka sila. Isang reason din yun ng pagsusuka. May mga nagsusuka naman dahil may obstruction. Obstructed yung tiya nila, hindi makadaloy, kaya nagsusuka sila. Or minsan merong mga imbalances yung mga electrolytes or mga chemicals sa dugo or mga hormones sa dugo, kaya nagsusuka, di ba? Yung tawag sa pagsusuka sa scientific terms is emesis or vomiting. So kanina nagsuka dahil nag-car sick itong si Bruce. Balik tayo sa kwento muna. No? Vomiting, no? Maraming causes lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo yon. Iba-ibang cause ng vomiting. Minsan malalaman nyo kung anong cause, kung kulay, kung ano yung lumabas, or kung ano yung ugali talaga ng aso, history niya. And nabanggit ni Sir Ken, tumutugtog daw sila sa Okada. Ibanda daw siya. Nung nagka-pandemya, hindi na sila nakatugtog. Pero nakikita nga daw niya yung mga aso ng Manalo Canine doon sa perimeter. Kwento-kwentuhan kami tungkol doon sa mga dogs. Tapos nabanggit niya na matagal na silang meron daw siyang banda dati, ganyan ganyan. Sabi ko ng pangalan ng banda or parang inusisa ako kung ano yung banda niya. Alam niyo, it turns out yung banda pala niya dati, Brown Man Revival. Sino dito yung mga kasing edad ko na nakakilala ng Brown Man Revival, or kahit yung mga millennials, kilalang-kilala nila itong Brown Man Revival. So, sila yung mga kumanta ng mga sikat na mga kanta. Isa doon yung Maling Akala. So, sinasabi nga ni Sir Ken, marami mga tiga dito sa Angono na mga mahusay na mga musikero. Kasi dito sa Angono, this is the art capital of the Philippines. And yung isang national artist natin for music ay dito nakatira. Oo, wala na siya, pero nag-leave siya ng legacy na merong mga grupo dito sa Angono ng mga musicians na nagpa-practice regularly, at maraming mga musikerong mahusay dito sa Angono. Hanggang sa isla, sa Talim Island, hanggang dyan sa Mibinangonan, Cardona. Ayan, marami. Pati mga artists na mga pumipinta. O, kita niyo ba yung mga paintings ko dyan? O, sinimulan ko yan, pero wala kasi akong time. Puro aso ang time ko. Sa pamilya, sa ministeryo, kaya medyo ayan, itong painting ko na yan, hindi ko pa natatapos yan, hindi pa tapos yan. Anyway, balik tayo dito. Sir Ken, thank you very much for visiting us and for our selfie. Ito yung selfie namin. Natutuwa ako na makilala ko. At hindi ko tayo makayamayan kanina kasi may COVID. At bawal yun. Pero nakakatuwa dahil nakilala ko ang isa sa bumubuo ng Brown Man Revival when you recorded your hit songs na kilala ko. Alam niyo ba yung mga hit songs ng Brown Man Revival? I think buo pa nga daw yung Brown Man Revival ngayon, pero iba na yung banda nitong si Sir Ken. Ito si Misai Alba.
isa sa mga dealers natin to. Saan nga pala kayo? Tingnan natin yung main profile Misay Alba. Ah, Bacolod! Ayan, Bacolod! Mga Ilonggo nating mga super doggers. Mabuhay kayo dyan. Ito yung video nila. Hello! Ayun lang, naglo-loop lang. Ganda ng ginawa nila, no? Sana makagawa din kami nito. Paano bang ginagawa to? Anyway, ito yung sabi ni Misay Alba. Hello, Adam! Mag-hello ka muna sa mga super doggers. Hello ka. Hindi po kailala sila. Ay, sabihin mo, hello, super doggers lang. Hi, what's up, super doggers? Ayan, mga kids. Mo, super doggers kids. Ah, dapat meron tayo niyan. Super doggers kids. Daddy, okay, ito. Ano nga ako kayo ng tissue? Shhh, kaya mamaya. Okay, sabi niya, what's up, super doggers? Nahabol rin yung in-order namin ni Joel Gallardo na super doggers shirt. Ha, ha, ha. Thanks to Miss Jessie Vane Bustade Orion. Ang ganda po ng tela ng shirt at ang ganda ng design. Naka-emboss yung mga naka-white na font. Oo, ganda, di ba? Looking forward sa next shirt color namin. Nagkataon, nakiterno din kami sa table. Ha, ha, ha. Oo, ano? Baka may mga taga-Bacolod Negros po dito na gustong umorder ng STN. Please visit their page on how to order. Paki-like na lang din po. Ah, may event pa kayo, Miss Sai? Oo nga, mukhang may event. Parang nagpe-prepare pa lang sila, no? Salamat sa pag-purchase nyo ng Super Doggers t-shirt and sa pag-dealer sa Bacolod City. Matagal nang may mga naghahanap sa Bacolod. Wala silang mahanap na SDN. At ngayon, maapaw na ang SDN sa Bacolod at dumadami na ang ating mga Super Doggers dyan. Speaking of t-shirts, unboxing! Meron tayong mga bagong merchandise na mapakita ko sa inyo. Okay, ready na ba kayo? Ang ganda nito! Woohoo! What's up, Super Doggers? Sando! Woo! Galing, di ba? Emboss din. Tingnan nyo, ha? Emboss yung ano. Napapansin nyo ba? Ano? Rubberized na embossed yung mga letters. Tapos, ayan. Ganda, di ba? Tingnan nga natin, paano ba to? Uy! Ang ganda! Suot ko agad, di ba? Oh, galing, oh! Ayos! Ha? Tit ba? Daddy! Tit, tama lang, oh! Daddy! Daddy, tama lang! Daddy! Ah, wala yata eh. Wala yata ang dinala para sa'yo, Adam. Sorry. Oo. Okay. Tapos na lang kayo. Ganda ba? Uy, 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 uy. Meron. Oh! Manalo K9 Sando for kids! Wow! Tingnan nga natin kung kakasya sa'yo. Uy, ayos oh. Masaya ka na. Alam nyo, matagal na nitong kinukulit si Ate Jessie niya. Doon sa Manalo K9 t-shirt, araw-araw, gabi-gabi niya tinatanong sa akin, nasa na daw yung Manalo K9 t-shirt niya? Ayan. Oh, ang tagal daw. Oh, Miss Jessie, ang tagal mo daw. Pero at least ito, meron na siya ngayon, pero lalaban muna. Winawait ko for 1,000 years. Winawait daw niya ng 1,000 years. So ito, no, may mga iba-ibang sa UXL. Mas komportable nga ito. Okay ba, Super Doggers? Ayos. At ito ba, may mga bagong t-shirts. Para sa kids. Ayan, oh, for kids. Ah, susuotin na ito ni Adam pagka magbablog siya. Halika dito. Nasiko ko yung ulo niya. Ayan. Saktan. Nung naghubad ako ng sando. Ang gamot daw niya itong ano. Ang gamot niya ay itong lollipop. Sakit pa yung ulo mo. Oh, hindi mo masyado malakas yun, no? May t-shirt na si Adam. Oh, iba-ibang kulay. Ito ay mga medyo mas malalaking kids siguro. Ika, papalit muna ako. Ayos, di ba? Balik tayo sa Manalo K9 t-shirt. Thank you, Miss Sai, no? Sa iyong post. Yung mga nag-comment dito. Yehey, thank you so much po. Ganda talaga ng shirt. Ganda na ang view niyo po. Oo nga, saan kaya ito sa forest, no? Para sila nasa forest.